Atin po sa ating mga pinagpalang, atin po minamala mga kapwa mananampalataya, mga kapwa nating Kristiyano, dito po sa atin po mananagwain, atin ang papakinggan sa malito, ang atin po mahalang kapatid, Sister Celesta Rosalada, narito lang po ang atin po ang beloved sister, upang kanin rin po papurihan ang atin po pinakamahal ng Panginoon sa pamagitan ng kanilang patubo. Haleluya. Una sa lahat, paglulhati, pagpuri sa buhay na banal na Diyos. Sa pangalawa, sa beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, sa pag-alala sa mahal na pastola, beloved anak, sa all the preacher namin sa Cagayan de Oro, beloved Andy Binyas, may magandang hapon sa beloved wife and sa lahat ng kapatiran na nandito ngayong hapon na to, magandang hapon. At sa lalo-lalo na sa mahal na Panginoong Diyos, ako po ay sa tulang po, mahirap talaga mag-testify dito kasi taga-Bisaya ho ako. Kahit na balik, abaloktot ho yung Tagalog ko, basta sa Panginoong Diyos, nag-dispack ko. Pasalamat din ako na binigyan ako ng pagkakataon na mag-testify dito. Galing pa ho ako ng Cagayan de Oro, punta lang ho ako dito. Na-save ho ako nung year 2000 dahil sa sakit ng father ko na cancer. Tapos nung na-baptize ako dun sa sa Davao. Year 2001 na-backslide na ho ako, hanggang mahaba yung pagka-backslide ko. Pumunta ako pumunta ako dito sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas at nakapunta na ho ako din sa abroad. Pero lahat ng ginagawa ko, puro makasalanan. Hallelujah, praise the Lord. Nag-take daw ako ng drugs. Hallelujah, praise the Lord. Not this one. Nagpa-party ho ako kasama ng mga friends ko. Hallelujah. Matagal ako dito nag-stay sa Manila. Dahil kasi mahilig pa ako magpantalon yung mga suot pang lalaki. And then mahilig ako sa mga sanglibutan, mahilig pa ako ng disco. Worldly talaga iniisip ko, hindi ko iniisip ang Panginoon. Basta lang mo sa akin na gusto ko lang na mag-enjoy. Dahil kasi sa kapataan ngayon, dahil sa sabi nila high tech daw. Bumibili ako ng drugs. Minsan, nagpa-party lang kami ng mga friends ko. Yung mga friends ko, mga classmate ko rin, mga Bisaya. So, yung Tagalog, kaya Tagalog ko, minsan lang baliktad. Hallelujah's name. July 16, Saturday ho yun. Galing pa kami ng nag-disco pa kami ng mga barkada ko, nag-detake pa kami ng drugs noon. And then, nung July 17, pumunta ako na, yung July 16, mga madaling araw na ho kami naka-uwi doon, nung July 16 naka-uwi, pumunta kami ng Mindoro, para lang nangyaya yung friends ko na drugs daw kami. So, napunta kami doon. Dalawa lang kami, niyaya niya ako. Pumunta lang ako pala lang mag-take lang ng drugs.
yun lang talaga. Tapos, pumunta kami dun sa dako ng Mindoro. Noong una, mali pa yung bus na sakyan namin. Pagpangalawa, mali na naman yung bike na sakyan namin. Yung sa isip ko, parang ayaw ko nang tumuloy noon. Kasi puro lang kamali, mali na talaga yung sakyan namin. Sabi ng kasama ko rin na tuloy na daw kami kasi nandoon na daw kami. Buong Mindoro, naikot namin yon. Nakapunta kami dun sa, nakarating kami sa pinuntahan namin umaga na lunch time na noong July 17. Sunday yon, ano, gawain dito yon Sunday. Tapos, lunch time, pagdating talaga namin, nag-take na talaga, nag-gas kahit walang pahinga. Tapos yung kasama ko pinapauwi. After nun, yung mga kasama, puro mga lalaki. Tapos, nung una, yung may drug lord pa, bait-bait pa nilang mag-treat sa, bait talaga yung mag-treat sa akin. Parang ano, talagang welcome ako, nag-visitor talaga. Tapos, nung time na yun ng gabi na, dahil siguro na sa ano, nag-take ako ng drugs, tapos wala akong pahinga, wala pa akong kain, nung time hindi ako, naramdaman ko yung hindi ako nakahinga. Tapos, yun, nagsikip yung dibdib ko. Akala ko na talagang mamamatay na ako noon. And then, pray lang ako ng pray ni Lord, pero kahit na, backslide ako nung, kahit susuot ako ng mga sexy, mga damit, mahilig talaga ako sa mga, party, gimmick, yun talaga yung buhay ko. Tapos, hindi na ako nakahinga noong... gagawin ko raw dito doon. Tapos akala kasi nila paliw na ako, baka daw magsumbong ako sa yung lugar nila kung saan sila nagagamit ng mga drugs. Tapos yung ano nila, I don't, marami sila doon eh. After noon, bigla umiyak ako, nagmamakaawa ako sa kanya kasi papauwi talaga ako. Tapos nung umiyak na ako, sabi ko, Hindi mo na ako uwi ng Maynila. Dito muna ako. Tapos after sabi niya sabi na sa mga tauhan niya na maglagay daw siya ng baril daw na kung saan may butas. Iwan ko kung saan, basta nilagay na baril daw. Babarilin na lang daw ako dun sa loob ng bahay. Doon ako kinakabahan, narinig ko naman yung iniba naman nila yung usapan nila. Kasi yung boss may binabayaran siya eh, pagpasalvage sa akin. Narinig ko yun, umiyak ako, nagmamakaawa ako sa boss. Hindi ko pa inisip yung Panginoon, hindi ko pa talaga siya inisip na, tutulungan niya ako. Kasi inisip ko, kasi backslide ako, tapos yung kasuotan ko, talagang, hindi kaya-aya, talagang maiksi na palda, sexy na damit, naka-makeup pa ako. Talagang parang walang kabanalan. Tapos, umiyak ako, nagmamakaawa ako sa kanya, lumuhod pa ako na, maawa ka sa akin, huwag mo lang akong patayin. Hindi alam ng mga pamilya ko, gusto ko pang mabuhay. Sabi niya sa akin na, lang pinagsasabi ko, pero noong time na nakapahinga na ako, okay na ako, akala nila na nabaliw ako sa drugs, pero hindi. May isip pa ako noon, tapos sabi nila, baka daw kasi susumbong ako, ganun, pinag-usapan nila. After noon, talagang ipaparil talaga nila ako, talagang umiyak ako ng iyak, ng sumba. Noong time na hindi na talaga naawa yung boss, umalis yung boss, pumunta siya at kinakausap niya yung tawhan niya. Doon ako sumigaw ng, Lord, tulungan mo ako! Yun talaga yung sigaw ko, hallelujah, praise the Lord! Yun talaga yung sigaw ko. Pero hindi ko inakala na, ang Lord,
salsa. Hindi ko ay nakalma si Lloyd. Check. Ang Diyos na buhay dito ay, sa ano, tumutulong sa akin, nandiyan pala siya. Tumutulong sa akin na, sa ano, yung pagtawag ko sa kanya. Nandiyan pala siya, tinutulungan ako nung time eh. Ano, pinakait pa nila ako, pero umiyak na ako ng iyak hanggang sa... pinapilit na pag-inom ng tubig sa akin, pag-angat ng liig ko,
Initakdi lang na nakita ko lang na nakapikit yung mata ko, pero nakita ko lang may ilaw na gumagano na parang bang may bato na nakasara sa ligko na gumigil ang lang siya. Parang hindi ko alam ano yun. Parang ano? Parang may bato na sumisilaw lang siya na parang hangin na gumagano lang. After nun, pagkatapos, nakaganyan ako, pinapalo naman yung salik ko, yung ano, itak, hindi pa rin, tapos pinalipat ako dun sa, hindi pa rin ano, yung itak sa likod ko, Hallelujah, President. Tapos, pinalipat ako sa bed na, ginagamitan ako ng, insinso, ng kahoy, na talagang, Hallelujah, praise the Lord ko, nanginginig talaga buong katawan ko, sobrang inig ko talaga, na hindi ko maramdaman na, pero naramdaman ko lang na, yung hangin, tsaka yung ginig na katawan ko, na parang inudurog talaga siya, pero hindi, salamat sa Panginoon, pero hindi pa rin, hindi talaga ako na, insinso na yun, hindi na sa akin. Dahil sa lumabas sa bibig ko, sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala, babae. Kahit masugatan ka, kahit kunti, hindi ka masugatan. Kahit kunti, hindi na ako masugatan. Kahit kunti yung lumabas lang sa bibig ko. Pagkatapos dun, pinahilan nila ako ng gasolina. Tapos, pinapali-pali nila yung katawan ko. Grabe yung pag-torture nila sa akin. Gusto nila talaga kong patayin. Pinapalit na katawan ko, binaliktad pa nila yung kamay ko. Sabi nila, yung kamay ko para lang daw, parang rubber. Bumabalik lang siya sa dati, dahil kung wala ang Panginoon, wala na, patay na talaga ako. Hallelujah, Jesus. After nun, tapos, yung last na yung ano ko, kahit hindi nabali, Sinunog na ako, dilagay ako sa pugon. Hallelujah, ang sobrang init. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, praise God. Dilagay ako sa pugon, laging init talaga. Pero hindi ako nasunog. Hallelujah, Jesus. At pagkatapos, nawala nila sa akin, sumigaw na ako ng, may gagawin pa sana sila sa akin, sumigaw ako ng, umulat ka ng malakas na ulat, talagang umulat talaga ng malakas, hallelujah. Doon na sila nag-ano sa akin, hindi na daw gawa ng tao, gawa ng demonyo. Kasi akala nila, hulim-hulim daw yun. Kung hindi gawa na daw ng Diyos, hindi kaya ng gawa ng demonyo, gawa ng tao yun. Gawa na ng Diyos hanggang sa, yun, hindi na nila ako na ginalaw. Pagka kinabukasan na okay na ako, wala na yung Holy Spirit sa akin, hindi na ako nag-speaking of tongues. Sinubukan naman ulit nila akong barilin. Pero hindi na naman pumutok. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, praise God! Lord, salamat, Lord! Kung wala po, wala akong Panginoon dito, kung hindi buhay ang Panginoon dito sa Jesus Miracle, kung ito, wala na ako dito sa harap ninyo. Patay na ako, ando na ako sa hukay. Dahil Diyos buhay dito. Hallelujah, Jesus! Andito ako sa harap nyo. Ngayon, bumalik na ako ngayon sa kanya. Pagkatapos na umuwi ako ng July, doon lang, hallelujah, Jesus. Dito na lang ako, para wala na akong time, pero mataas pa talaga yung patutuwa ko, pero hindi na kaya ako ng time. Marami pa yung ginagawa na sa akin, pero dito na lang. Pagpasalamat ko sa mahal na buhay na Diyos, ang lahat ng kapupurian, papasalamat dahil sa ating pinakamamahal na Diyos. Amen. She was misled with her friends. She was in drugs. And she had got astray. But we give the glory to our loving God that when her father was stricken with cancer, she developed interest to seek the truth, to seek our dearest loving God, and through the Jewish work crusade international ministry, they had known the whole truth. And there was also an incident, she testified that an assassin pulled the trigger, but the gun did not fire. And also one of the companions of that group
used a machete to cut her into pieces, and another one tried to set her aflame, but our dearest sister was protected by our dearest loving God. Purihin po ang ating pong pinakamahal at pumalakpak muli ang lahat ng mga pinagpalang manampalataya sa ating pong banal na gawain. At mga naman nakahanda na po yan ang mga kabataan po.